Hi guys! Welcome dito sa Lasan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Seven of Cups. May nandidistract sa'yo. Maring negative energies, people na nakasurround sa'yo, or negative energies na nakasurround sa'yo, pwedeng rumors, pwedeng gossips, or opportunities, options, or else I clarify this. Wow. Nine of Wands. Maring takot mo. It's negative energies yun na nandidistract sa'yo. Na nagdadala sa'yo ng takot. What's with this? Takot yan. So, kaya tinataas mo yung wall mo. Takot na hindi ka maging masaya, na hindi... na pag nagpadala ka sa takot mo, hindi ka magsasucceed, you will not be happy. Pag nagpadala ka sa negative energies na nakasurround sa'yo, parang natatakot ka na, parang yung pinipigilan ka sa gusto mong mangyari, maring sa goal mo, ambition mo, sa pangarap mo sa buhay, or yung mag-take ka ng risk sa person mo, or else ay ang sundin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung dinidesire mo. Yung takot na to, unhappiness lang yung dala nito eh. And you will not be happy pag nagpadala ka dyan. Clarify that. Takot na masaktan. Takot na ma-heartbroken, pero in reverse to. Natakot kang masaktan muli. Takot na masaktan kang muli. Or maring merong negative energies na parang tinatakot ka. Surround sa'yo. Alam mo yan, pagka merong mga negative energies na naka-surround sa'yo kasi confused yung utak mo. Hindi gumagana yung intuition mo. Or mahina yung intuition mo. Magiging clouded yung intuition mo. So what we have here is Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Anong nagdadala sa iyo ng takot or parang nandidistract sa iyo? Ano yun? Fear. It's fear na mag takot mo na hindi maging totoo yung person mo sa'yo. Natakot ka na parang may doubt ka na kung magkatuluyan ba kayo, hindi. Natakot ka na baka hindi kayo magkatuluyan. Fear. Na baka sinungaling yung person mo, na baka nagkukunwari, nagpipretend, so may hinala ka sa person mo, and wala kang tiwala. Wala kang tiwala sa person mo. Yeah, with the Empress and the King of Swords, wala kang tiwala sa kanya. Na baka
double-faced yung person mo ba? Ganun naisip mo. Na baka nagkukunwari lang with the Empress in reverse. Na baka hindi siya magiging totoo sa'yo. Na baka ang dami mong baka-baka dito eh. Ang dami mong doubt. Ang dami mong naiisip na ano kaya kung niluloko lang ako ng person na to or lulukuhin lang ako or else ay masaktan lang ako na hindi kami magkatuluyan sa huli na. Nag-wear lang siya ng mask. Parang ganyan. With the Empress in reverse. Yan yung mga nasa thoughts may. So what we have here is maaaring nasaktan ka na ng person na to and ayaw maulit. Kaya nagkaroon ka na ng doubt, wala kang tiwala. Gusto mong i-message yung person mo to build this 10 of cups na bumuo kayo ng family together and maging happy na kayo together. Pero meron ka pang doubt eh. Hindi ka pa sure. Still, nadya-juggling ka pa. Biniway mo yung pros and cons. Ano kaya kung nagsisinungaling lang tong person ko sa isip-isip mo? Ano kaya kung pwedeng gamitin lang ako or else lulukuhin lang ako, sasaktan lang ulit, ako ulit, parang ganun. Or baka masasaktan lang ako nito, parang ganun. Or baka pirahan lang ako. Mga ganyan yung nasa isip mo. So, parang with the King of Swords here, eh, para bang masyado kang stricto no, sa intention ng person mo sa'yo. You want to know kung ano yung intention sa'yo ng person mo. Or kung mapagkatiwalaan mo ba siya? Parang tinitingnan mo maigi. Para bang may microscope ka na detail by detail na ano kaya yung iniisip ng tao to. Ano kaya yung intention nito sa akin. Ano kaya yung balak nito sa akin? Parang mga ganun kay lang tiwala. So, we have here the King of Swords. Libra. Yeah, with the Empress is Libra also. And the Two of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Yung mga pinanganak ng 6, malalakas yung Venus sa kanila. So, possible na pwede din mag-empress yung energy mo. Kasi Venus energy, you know. Mga pinanganak ng 6 ay mostly sa kanila ay mga attractive, di ba? 6 and 15, mga ganyan. Ano pa ba yung mga 20, or mga ganyang date. Venus. Ruled by Venus. Ano nga ba yung intention sa inyong person mo? Ano ba ang totoong intention ng person mo sa iyo? Ano pa? Anong totoong intention ng person mo sa'yo? 3 of Wands? Anong totoong intention ng person mo sa'yo for more clarification? Oh. 5 of Wands? The Star? Pero in reverse yung 6 of Wands, so in reverse na yung isa. Ewan ko lang kung in reverse to. Kasi dito tumama sana. Possible. Pero gusto niya ng future with you eh. Gusto niya ng forever with you. Gusto niya ng opportunity na makasama ka habang buhay. Ang long term.
to live a stable life with you. Yung mag-purchase kayo ng house and lot, no? Para mamuhay kayo. Yung grounded, yung talagang may ugat. Kumbaga sa puno, matibay yung ugat. I mean, matibay yung... Kung kunwari, no? Kunwari sa building, ay matibay yung pundasyon. Strong, firm. Kung sa puno to, planted firmly on the ground, ganyan. Na talagang malalaki yung ugat, malalim na yung ugat. So, gusto niya ng forever with you. Gusto niya, makasama niya, makasama ka niya throughout your life. The Three of Wands, Five of Wands, tingnan ko lang maigi guys, yung picture. Gusto niya makipagbati sa'yo. Nagkaroon kayo ng conflict, argument, or misunderstanding. So, gusto niyang magkabati na kayong dalawa. Na mawala na yung conflict, misunderstanding sa inyong dalawa. And magkaroon na ng new beginning to. An opportunity for the both of you na yung intention na to ay mag-commit sa iyo eh. Pero, with the Six of Wands, feeling niya ay parang hindi magtagumpay. No? May doubt din siya eh. Feeling niya ay parang hindi mangyayari yun. Or parang mag-fail lang. Feeling niya ay pag nakipag-ayos ka sa kanya ay hindi siya magtatagumpay. Pero gusto ko niya makasama sa future niyo. Positive yung outlook niya sa future niyo together. The Ace of Pentacles and the Star. Who's your person here? Ayaw niya mag-take ng action nga kasi feeling niya hindi siya magtatagumpay. Ayaw niya mag-offer niyan kasi feeling niya hindi din siya magtatagumpay. Mari mag-fail lang siya. Right now. Feeling unstable. Kaya mas pin-refer niya na lang yung inspiration sa'yo. No, maring walang communication sa inyong dalawa. No? Na feeling unstable siya. Parang wala siyang control sa situation. May pag-aarugan ka lang to with the Emperor in reverse. Parang ma-pride. Kasi feeling niya hindi naman magtagumpay. Parang feeling niya mag-fail lang siya. Nag-take siya ng action towards you. So, itong person mo ay mas parang pinipili nito ngayon na mag-focus sa sarili niya, sa growth niya, sa kapirahan, sa stability, na mas lalo siya maging confident, yung ganyan. Yung kumbaga nag-invest siya sa sarili niya, itong person mo. Kasi parang tingin niya, mawala siya ng control sa connection niya. Parang nawalan siya ng power sa connection niya. Parang wala naman siya magawa. Parang feeling niya mag-fail lang siya kung mag-reach out siya sa'yo or pag nag-offer siya sa'yo. Kaya parang contented na lang siya na mag-isa siya or yung wala kayo sa piling ng isa't isa. Yung ganyan. Contented na lang siya na wala ka sa buhay niya. Kasi, more on na nagpo-focus sa sarili niya ngayon. Nag-enjoy
sa pinaghirapan niya. Nag-enjoy siya sa bunga ng pinaghirapan niya. Maring yung bumibili ito ng mga maring pwedeng pagkain, no? Religious pagkain, or damit, or kung ano yung magpapasaya sa kanya. Gamit yung material na bagay. I mean, gamit yung pera niya, of course. Pinaghirapan niya yung bunga ng pinaghirapan niya. So, pera. Mga pera, person. May pera. May pangbili siya ng mga gusto niya na na feeling confident siya, na magpasaya sa kanya, na ma-feel yung contentment, no? Kahit wala ka sa buhay niya, dahil nabibili niya yung kung ano yung gusto niya. Ganun. Portable yung buhay niya. Ganyan. Stable siya financially. Taurus, Virgo, Capricorn. And Aries with the Emperor in reverse. May pagka-tyrant din yung person. Possible. With the Emperor in reverse. Right now, siguro, parang, kasi parang hindi okay yung situation niya. Kaya siguro mainitin yung ulo niya. Madali mainit yung ulo niya. Unstable. Feeling unstable. Unsecured. Sa connection niya for sure. Na feeling niya hindi kanya magpangasawa. Parang nawalan siya ng pag-asa. Na para pang, well, with the stars, positive yung ano niya eh. Pero parang feeling niya eh, mag-feel lang siya kung mag-take siya ng action right now ha. Ano yun yung thinking niya. Pero, let's see. Kung anong, sa'yo man, kasi energy niya pala towards sa iba. Let's see yung feelings niya sa'yo, towards you. Feelings niya towards you right now. King of Pentacles, Two of Wands. Okay. Actually, may mga vision to. Para bang importante sa person na to. May pangarap siya. Para bang importante ka, parang ito. Kumbaga sa malaking sawa, ay trabuko. May parang trabuko, no? Yung ganyan na, diba yun yung importante sa malaking sawa? Yung mga parang katawan na ng yung laki ng katawan ng sawa. May mga trabungko na yun eh. Yan yung ilaw nila eh. Parang kapangyarihan siguro nila. So, ayan guys. Parang ilaw ka ng person na to eh. Parang liwanag ka. No? Sa buhay ng person na yan. Importante ka para sa kanya. Para makita niya yung future. Para nakikita niya yung future niyo together. Yung ganyan. Maliwanag yung... Kaya with the star is still positive yung gusto niya maging future niya. Para bang nakikita niya yung future niyo together na positive yung ganyan. Na magiging stable siya with you. Secured. Stable with you. Na magiging... Yan yung mga naiisip niya, parang nag-i-imagine siya, no? Na, or na-vision niya yan. Na maring pag mag-isa siya, yan yung iniisip niya na he or she will be happy with you. Secured emotionally. Loved. Yung ganyan yung mamahalin mo talaga siya.
yung embrace mo talaga siya na yung mahigpit, yung ma-feel talaga yung love. Okay, parang patay itong sa likod mo na buhay. Para bang eternal love. Yun yung nararamdaman niya sa'yo. Yun yung feeling niya. Yun yung pag nag-internalize ng person na to or pag nag-iisip ng malalim, na-feel niya yung eternal love sa'yo. Na you have so much importance. Na kumbaga, sawa na parang katawan ng niyog. Nakita niyo yung niyog, di ba? Ganun ka mga lalaking sawa. May trabungko na yan. O, alam niyo yan. Yun yung ilaw ng mga sawa. Parang ganyan. Ganyan ka sa buhay niya. Parang ilaw ka niya. Na parang mga iniingat-ingatan niya ni ng sawa ng mga ganun kalalaking sawa. Yung trabungko nila yun. Na huwag maagaw sa kanila yung gano'n. Kasi parang kapangyarihan din nila ata yan. Or importante yan sa kanila eh. Pero ang alam ko dyan, inaagaw yun yung mga mahilig sa agimat, sa mga anting-anting. Yung mga manggagamot or mga magician siguro. Kinukuha nila yan or pag naagaw mo daw yan, yung trabuko ng sawa na malalaki na yan. Agimat daw yan eh. Iwan ko kung anong kapangyarihan ng trabuko. Pero, pag nakuha mo daw yan, magiging agimat daw yan. Agimat daw yan. Yun lang alam ko. So, parang ganun ka sa person mo. Parang ganun. Hindi ko naman na sinasabi na parang sawa yung person mo. No. Parang nga simbolo lang doon na para kang trabungko. Para kang hindi pwedeng ihiwalay sa kanya. Ganun. Or iniingatan niya na huwag mawala sa kanya. Na parang pang eternal love. Yung nararamdaman niya sa'yo. Yung ganun. The judgment kanina. Card. Na yung kaluluwa mo ay hindi pwede mahiwalay sa kanya. Parang gano'n na. Eternal love nga eh. Eternal love. Feelings mo ngayon sa person mo. Two of Pentacles. Yun nga yan. Undecided. Weighing the pros and cons. May doubt. Hindi ka pa sure. Hindi ka pa sigurado. Anong feelings mo sa person mo? Hindi ka sure sa feelings mo sa person mo. Kung destiny mo ba siya or hindi. Kung siya nga ba yung nakatadhana sa iyo or hindi. Yun yung feelings mo sa kanya. So, let's see kung ano yung gusto mangyari ng person sa inyo dalawa. Ano gusto niyo mangyari sa inyo dalawa? For sure, stability to. Clarification. Ano gusto niyo mangyari sa inyo dalawa? Ito guys. Ang gusto nito ay magkaroon ng stability. Sa connection nyo. Stability, maging grounded, kasi feeling unstable na siya right now, no? And with the Five of Swords in reverse, ay ma-forgive mo siya. Magkapatawaran na kayong dalawa, yung ganyan. Magkaayos, yung ganyan. Para maging feeling stable na siya, secured, grounded, or what. So merong conflict between the two of you or may misunderstanding yung ganyan. So let's see kung ano yung gusto mo mangyari sa inyong dalawang person. Napapalit na
Anong gusto mong mangyari ngayon sa iyo yung person mo? The star and the sun. So, ang gusto mo dito ay success, magkaroon kayo ng future together, ganyan. Yung maging masaya kayo, yung positive yung next na mangyayari sa inyong dalawa, na maging bold and driven and daring itong person mo, na maging honest siya sa feelings niya towards sa'yo. So, ganun ka din. Baga maging honest kayo sa feelings niyo with the sun, no? Yung magpakatotoo kayo sa isa't isa. Yung maging driven talaga na sa ganun ay you will be together in the near future, in the future. Na with a star, ay gusto mo may marating kayong dalawa eh. Gusto mo nga magkasama kayong malayo yung marating as a couple na maging successful kayo together yung ganyan. So, ang ganda yung ano mo para sa inyo ng person mo. Ano kaya ang next na mangyayari sa inyo ng person mo? Success to. For clarification, ano gusto mo? Anong next na mangyayari sa inyo ng person mo? Pag hindi na. And at the bottom of the deck, as you see, Ace of Pentacles, so possible na mangyayari itong hinangad ng person mo na magkaroon na ng stability sa inyo dalawa. Yung makapangugat-ugat na kayo, parang gano'n, no? Na you will be in a committed relationship or yung mag-purchase na kayo ng house and lot. Yung tumira na kayo sa isang tahanan. Yung magpundar na kayo, guys, no? Para sa buuin yung pamilya, yung kanya. So, ito. Na wala nang feeling left out in the cold dito. Wala nang nalulungkot. Na wala nang feeling abandoned. Na parang hindi na merong nangulila kasi dito eh. Na parang hindi pa bumabalik yung person niya, hinantay niya. Now, sa wakas ay, ito, sa picture niyo, sa wakas ay darating na yung hinantay niya. Sa wakas ay magkakasama na kayong dalawa, no? Na wala na nga nalulungkot dahil namimiss niya yung person niya. Na wala pa. Yan. Magiging happy na kayo. Magiging happy na kayo together. And with the King of Wands is, may action to. It will be a successful union. No? So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun mo notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.